Alamin po natin anong isda ang ligtas kainin. Mahilig ba kayo sa isda? Alam nyo ba ang benefits na pagkain ng isda? Pero pwede rin ba fish oil na lang? Ano benefits kung fish oil supplement or isda ang kinakain? Pati yung mga risk and side effects, explain ko sa inyo ha. Medyo complicated po kasi ito. Fish oil versus fish. Okay? So, sari-saring isda, maraming benefits, nababawasan yung heart disease ayon sa pag-aaral, mas lumalabnaw yung dugo, at nakakabawas sa prostate cancer ayon sa ilang pag-aaral. Kaya lang, may problema sa pagkain ng isda. Hindi rin pare-pareho lahat ng isda. Pag nakita nyo, ang maliliit na isda, mas safe. Pag yung kumakain na, yung mas malalaking isda, tuna, shark, palaki ng palaki, pag matagal siya nabubuhay sa dagat, tumataas ang mercury content. Mercury kasi sa pollution yan, hindi maganda. Okay? So dahil nga dito sa mercury content, pinagbabawal o may warning tayo sa depende sa laki ng isda at klase ng isda. So, explain ko po, Doc Lisa, pakita natin. Sinummarize ko na eh. Pinag-aralan natin maigi. Ito yung mga isda na low levels of mercury. Pwede siya kainin. Kahit madalas nyo kainin to, pwede. Ito yan. Dili, samaral, hito, catfish, galunggong, salmon, very safe, sardines, tilapia. Maliit nga yung tilapia eh. Hipon, shrimp, squid, crab, bangus. Actually, bangus medyo mas mataas na siya konti, pero kasama pa siya sa safe. So, kung kumain kayo kahit 3 times, 5 times in a week, tingin ko walang kaso. Pero ito lang ang tatandaan yung mga maliliit na isda. Itong second category, moderate levels, pwede pa rin kainin, pero mas madalang na, baka once or twice in a week lang siya. Kasama ang banak, mallet, tamban, maya-maya, and canned tuna. Okay, one to two times in a week lang pag ito ang kakainin mo. Ito naman, medyo mataas na levels ng mercury. Pwede pa rin kainin, pero ito, 3 times in a month o wala pang once a week. Tulad ng fresh tuna, malalaki kasi yan, sashimi, lapu-lapu, sibas, mas madalang. Tapos yung pinagbabawal kainin, yung mga swordfish at shark. I don't think kumakain naman tayo nito. So, depende kasi sa size eh, dahil nga sa mercury content. Basta mas maliit yung isda sa 1 feet, mas safe siya. Ang pinagbabawal, mga buntis. Yung mga pregnant women kasi sensitive sila sa epekto ng mercury. So, pwedeng magkaroon ng depresya yung baby nila. Yan. So, yan po yung pinakita ko, low, medium. Pero pinili ko yung mas available sa atin. Pag nasobrahan kasi ng mercury, may mga side effect. Eh, no? Memory loss, nerve problem, tremors, lack of coordination. Pwede magka-side effect kung kakain nga noong mataas sa mercury. Kaya nga, ayon sa ibang experts, mas pinapayo nga nila kung uminom na lang ng fish oil supplement. Kasi pag fish oil supplement daw, wala nang mercury content eh. Wala siyang mercury content. Okay, mas safe siya. Pero, yung pagkain ng fish oil supplement, may pro at may con din. Hindi lahat pro at con. Wala po tayong na-advertise dito. Wala akong pakialam sa mga fish oil companies. Sinasabi ko lang, ano ang positive, ano ang negative sa fish oil supplement. Kung ito ang gusto natin, dagdag sa kinakaing fish o alternate. Sa pag-aaral, alam to ng mga cardiologists. Isa po akong internist cardiologist. Nire-reseta talaga to ng mga cardiologists. Pag mataas ang triglyceride, binibigay yung fish oil, pero prescription drug. Merong prescription drug ng fish oil na mataas ang dosis, pang high triglyceride. Yun, may pag-aaral siya.
Ito po yung mga medical studies kasi po. Marami kasing pag-aaral, daan-daan ang pag-aaral. Hindi lahat ng pag-aaral positive ang resulta. So, pagkaramihan ng resulta ay positive, sasabihin natin, possibly effective siya. Pagkaramihan ng pag-aaral ay negative, let's say, 10 pag-aaral, 8 ang negative, 2 lang positive. So, sasabihin natin, baka hindi siya effective. Kasi nga, hindi naman po makukuha sa isang pag-aaral lang unless sobra laki yung pag-aaral na yun. Ganon kasi po ang medical knowledge. Wala namang Diyos na sasabihin, sigurado to, hindi to sigurado. Pero, base sa dami ng pag-aaral, ito, possibly effective, mas maraming pag-aaral nagsasabi na maganda, mas binibigay ng doktor. Like yung mga na-angioplasty, na-stent sila, ayan o. May mga pag-aaral, mas hindi nagbabara ulit yung ugat sa puso. Sa heart failure, mahina ang puso. Yan. Possibly effective din. Para sa heart failure patients, pwede rin ang fish oil supplement. Pwede rin ang pagkain ng isda. Pero syempre, mas mataas ang dosis nung sa supplement. Pampababa ng blood pressure, bahagya lang. Nakakababa ng konti lang, siguro mga 2 to 3 millimeters mercury, maliit lang. Cholesterol, triglyceride, bahagya rin na bababa. Kasi nga maganda siya, di ba? Pampalabnaw ng dugo, ang fish oil, pati sa utak, nakita nila may pag-aaral din. Better memory, vision, and language. Loose weight, ito medyo maliliit na pag-aaral nito. Okay? Not that big. Pampasaya, pwede rin. Isda kasi talaga, pampasaya eh. Anti-inflammatory siya eh. Sa rheumatoid arthritis, may konting pag-aaral. Parang kasing effective siya ng mga pain reliever. Sa balat at sa buhok, pwede rin. Okay? May konting pag-aaral din. Menstrual cramps, pinag-aralan din nila with vitamin B12, vitamin E, pwede rin makatulong sa painful periods. Sa mata, may konting pag-aaral din for age-related macular degeneration. Ito sa mga iba to, mga cancer patients. Ito naman para lang sa mga may kidney problem na umiinom ng isang gamot. Sa buto, nilagay ko na lahat na pag-aaral. So, parang mas maganda rin sa bone density. Ngayon naman, dahil nga ang fish oil isa sa pinakasikat na supplement, maraming nagte-take nito, dahil sa dami ng pag-aaral, nakita rin nila merong mga sakit, mukhang hindi makakatulong ang fish oil. Okay, ito parang nung pinag-aralan nila, kadalasan negative ang nagiging resulta. Para sa ulcer, sakit sa tiyan, walang epekto. Not effective din sa mga pulmonya, sa isang klaseng sakit sa baga. Hindi rin effective dito sa isang nerve problem, multiple sclerosis, bipolar. Pag bipolar o talagang may depression na, baka hindi na siya effective. Yung mga eczema, sinubukan din nila, parang wala rin epekto. For diabetes, sinubukan nila, hindi rin effective. More sa puso siya eh. Fish oil eh, isda, pampalabnaw na. Pero hindi siya nakakalala, hindi siya nakakasama, hindi lang nakakatulong. More pang triglyceride, konting cholesterol, blood pressure, at sakit sa puso. Ano side effect naman ng fish oil? Ang side effect nito, pag naparami ang kain mo, syempre medyo may bad breath, minsan masakit ang tiyan, at nakakalabnaw ng dugo, minsan matagal maghilom ang sugat. Yung iba nagtatae. Okay, yung iba nag-heartburn. Okay. Ito ang isang problema sa fish oil. Karamihan ng pag-aaral, positive. Okay? Pero lately, a few years ago, may lumabas na isang medyo malaking pag-aaral na nakaka-increase daw siya, di umano, allegedly, ng aggressive prostate cancer. So, karamihan ng pag-aaral, sa daan-daan na pag-aaral ng fish oil,
marami positive, may iba hindi effective, kaya lang may lumabas na isa lately na negative at nakakasama. Ngayon, hindi natin alam ba't ito lumabas na resulta, nagkataon lang ba, tsamba lang ba, pag inulit ba itong pag-aaral, ganun pa rin magiging resulta. Pero syempre, tayong mga lalaki na may problema sa prostate, lalo na sa age ko, medyo concerned ako dito. Di ba? Kaya kung merong malay natin, tunay ito. So, dahil concerned ako dito, so, hindi ako ganun kahat para sa akin, at least para sa lalaki na may prostate problem, na uminom ng fish oil, baka wag na lang muna. Kain na lang tayo ng isda. Kasi yung isda sa pag-aaral, may tulong sa prostate cancer. Dito sa fish oil, may isang negative study. Hindi natin alam, nagkataon lang ba? Kasi ganyan talaga ang medical knowledge. Unti-unti ang pagbabago ng knowledge. So yan po ah. Pero pag sa mga babae, sa mga may sakit sa puso, sa tingin ko, mas panalo. So tinitimbang natin. Sa buntis, ayaw din natin. Yung malalaking isda, ayaw din natin. Okay? Tulad nga ng sinabi ko. Ah, meron din nagsasabi kung may bipolar, baka daw makalala. Baka daw makalala. Pag mahina immune system, baka hindi rin daw po pwede. Mahina katawan. Okay? May allergy, syempre, may allergy sa seafood. Isda din siya eh. So, fish oil din siya. Galing din siya sa isda. Although, mas safe lang pinangkukunan nila. So, kung i-check nyo lang kung may high blood kayo, kung mababa na blood pressure nyo, tingnan nyo, baka bumaba masyado. Pero dapat hindi naman problema yan. Konti lang binababa sa blood pressure. Kung meron kayo ibang gamot na pampalabnaw na ng dugo, meron na kayo mga aspirin, clopidogrel, whatever na pampalabnaw ng dugo, vitamin E, nakakalabnaw din ng dugo, tapos naka-fish oil ka pa, baka sumobra labnaw lang yung dugo. Ingat lang tayo. Pero syempre, final decision, pwede kayo pumunta sa cardiologist ninyo, sa doktor ninyo. Siya magsasabi kung bagay ba sa inyo or hindi. So, yan po. So, I hope hindi kayo nalito. Para sa akin, okay kumain ng isda. Pinakita ko na sa inyo yung mga safe na isda, di ba? Itong mga salmon, tilapia, dilis, galunggong, lahat yan, bangus, okay naman yan. Tapos yung gusto ng fish oil supplement, para dun sa may mga sakit sa puso, mataas na triglyceride. Pero lagi ko sinasabi, bantayan natin itong isang issue ng prostate cancer. Hindi natin alam anong mangyayari in the future. Pero may pag-iingat din tayo kasi nga may isang negative din na pag-aaral sa fish oil. Okay, sana po nakatulong to. Hanggang dyan lang ang medical knowledge. So kumain na mas healthy, syempre may gulay pa rin tayo, may prutas pa rin tayo. Tsaka lean chicken, okay din naman. Salamat po.